Yo, what's up? Good morning. Sunday, 9:23. Gusto kong gawin yung vlog ko na to. Pangalawa kong vlog. Ano ba yun? Itong pangalawa kong vlog. May Sunday kasi gusto ko ng pasalamat sa Panginoon kasi pinagaling niya ako sa sakit niya at sa mga blessings namin. Samahin niyo ako na simba. Hindi na ako masabi na nagtakpa ako. Sorry. Ay, no, baby. Na mag-ayos na ako kasi 4 AM na gusto namin na makaupo na malapit dun sa parek para marinig namin ng maayos yung isa. Ngayon mag-aayos na ako kasi mo si Mrs. Hindi ko siya masama dito sa vlog ko muna kasi baka mamaya mag-aayos. Mag-aayos na ako. Ito nga pala ulit si Edward aka Tiny Malapit. Ciao for now. Boom. Yun guys, yun, kakatapos ko lang maligo. Nakapag-bihis na rin ako kasi anong oras na rin, kailangan namin dumating doon ng maaga para may inupuan kami na maayos. Ayan, nihintay ko na lang si Mrs. na matapos sa pagbibihis na sa pag-ayos sa sarili niya. Alam mo naman yung babae na bago dapat umalis, dapat maayos, presentable yung suot nila. E tayo mga lalaki, kahit ano lang eh, di ba? Pero syempre, pag magsisimba tayo, maayos dapat yung susuotin natin. Dapat presentable, kasi si Lord yung kaharap natin eh. Yung praise natin siya. Ayun, hintayin na natin si Mrs. na matapos yung ginagawa niya. Hintayin ko na lang. Ayun. Sana bilisan ng konti. A few minutes later. A few minutes later. A few minutes later. Yun. So wakas, malapit na siyang matapos. Ayos. Ayun guys, babalikan ko kayo uli. Paalis na kami. Ayun. Pagsisimba muna kami. Ciao for now! Boom! Thank you.
sa mga bus. Meron ba dito? Nagawa namin bago pagkatapos na ang magsimula. Kakapi lang. Guys, siyempre, bago tayo kumain, kailangan natin mag-usal. Yes, sir, Lord, just like you, sir, bato ito nga natin by 7. Ayos, ito ginagawa namin, pagkatapos na magsimba. Sa kami, McDo. Coffee lang, saka fries, sandwich, yun lang. Masaya na kami dun. Ayun na nga pala, hindi ko masyado na video yung simba namin kasi madilim. Una-una, cellphone lang yung gamit ko, kaya mahirap mag-record. Buha rin ako ng gravy. Na-try niyo na ba ito? Gravy sa french fries. Yum, 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 guys. Salam. Okay, try nyo to guys. French fries, sasaw mo sa gravy. Alam ko marami nang gumagawa nito, pero yung iba hindi pa nasusubukan. O, ayan. Ano mo? Ano mo? O, ha? Sarap. Yum, yum, yum. Ito mga simpleng bagay, dapat happy kayo, happy lang. Ito lang inisip na problema. Sayang na si Lord. Burger. Burger. Ano, kasi nga sa kusok sa pwede sa ano to, gravy. Rice. Na gravy. Oo. Oh. Burger na sa kusok sa gravy to. Kaya nyo ketchup lang, no? Tap. Yum, yum, yum. Very bad.
Guys, kain muna kami ha. Diyan lang kayo. Guys, sa kami kumain. Uwi na kami. Tapos buha mga sa bahay itong vlog ko. Bye-bye. Ciao. Yeah, yeah, yeah! Mga paruli, si Edward aka Tay na Malupet. Ayun. Kakauwi lang namin. Kumain kami sa McDo kanina. Nag-coffee, nag-sandwich din, nag-french fries. Well, kanina, marami akong natutunan na simba sa sermon ni Father. Well, talagang tumatak sa isip ko yung mga sinabi niya. Ang sermon niya ngayon is dapat kung may kinaiinisan ka o kaya kung may galit ka sa isang tao, dapat hindi mo kinikim-kim. Dapat hindi ka nagtatalim ng masamaan loob sa kanya. Pagkos pagdasal mo pa siya. So sa akin, na-realize ko na may mga ganyong sitwasyon sa akin. So, kailangan ko nang baguhin yun. Kailangan ko na siyang baguhin. Kasi, siguro ito na yung pinaparating sa akin ni Lord na kung may sama man ako ng loob sa iba, kailangan hindi ko na patagalin pa. Kailangan magpatawad ka agad. Kasi paano pagka, pagka wala na sila, kunwari malayo na sila, kaya wala na sila, patay na sila, diba? So hanggang buhay ka pa, dapat wala kang galit sa sarili mo. Kaya sa ibang tao. Kasi yun nga, hindi ka rin maratahimik kasi hindi mo nasabi yung mga gusto mong sabihin sa kanya. So, maraming lesson akong nalaman kanina. At naintindihan ko naman yun. Kaya guys, mamaya pag nagsimba kayo, dapat intindihin nyo yung sinasabi ng pare. Kasi mahalaga yun . Kasi hindi para sa atin, hindi para sa atin lang yun, para sa lahat yun. Basta yun guys, kailangan huwag tayo magtawin masamang loob sa isang tao. Kailangan magpatawad tayo kung sino man yan. Huwag tayo magtayin ng samahan loob. At pabayaan na lang natin Diyos ang musuga sa kanya. Ayan guys, dito na nagtatapos yung vlog ko, vlog 2. Talaga sinadya ko to, Sunday, kasi gusto ko talaga humingi ng pasalamat kay Lord kasi pinalakin niya ako ulit na maayos. At nire-recover pa ulit. Ko pa ulit. Nabubulo. Nire-recover ko pa ulit itong right
foot ko. Kasi medyo masakit pa siya. Ayun guys, thank you. Shoutout uli sa pamangkin ko, kay JR Ramon. Si JR nga pala, pamangkin ko. At may sakit siya ngayon, nasa ibang bansa. Nagkaroon ng program yung mga tao doon, mga foundation, nagkaroon siya ng foundation doon sa ibang bansa na related sa pamangking ko. So ilalagay ko yung link doon. Kung sino man po ang gusto mag-donate, i-click nyo lang po yung link na ilalagay ko sa vlog ko. So yun guys, thank you. God bless and have a nice Sunday. Yeah, boy! Ciao for now! Boom!